Sa pag-alis ba ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda or Sabina Shoal, nawala na ba tayo ng kontrol sa nasabing bahura? Natatandaan pa kasi ng marami ang nangyari sa Scarborough Shoal standoff noong 2012. Noong panahon yun kasi, Pilipinas pa ang may kontrol ng Scarborough Shoal. April 10, 2012, hinuli ng BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy ang ilang Chinese fishing boat sa Scarborough Shoal. Questionable nga naman kasi ang ginagawa ng mga Chinese fishermen doon. Nahuli sa kanila ang mga protected corals, endangered giant clams at mga pating. Sa kabilang dako naman, pinunan ng iba ang paggamit natin ng BRP Gregorio del Pilar, isang Philippine Navy ship. Sa nakaraan kasi mga hulihan, Coast Guard vessels lamang ang ginagamit para iwasan na ma-militarize ang maritime dispute. Doon po nagsimula ang tinatawag ngayong Scarborough Shoal standoff kung saan nagpadala ng kani-kanyang pwersa ang Pilipinas at China para magmatigasan sa Scarborough Shoal. Habang may standoff sa Scarborough, sinabayan yan ng China ng mga sanctions. Pinahirapan makapasok ang Philippine fruit exports sa China hanggang sa mabulok ang mga ito sa pantala ng China. Nagkansela rin ng mga tours ang maraming Chinese travel agencies papunta sa Pilipinas. Sa huli, sinubukang mamagitan ng US ng isang compromise deal para hindi na po mag-escalate ang standoff. Pero ang intindi ng Pilipinas, para patas ang lahat, sabay dapat aalis ang pwersa ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ang problema, ang barko lamang ng Pilipinas ang umalis at naiwan ang mga barko ng China. Ayon kay dating Chinese Vice Minister for Foreign Affairs na si Fu Ying, walang ganong commitment na binigay ang China. At magmula po noon, hindi na po iniwan ng China ang Scarborough Shoal. Ang tanong ngayon ng marami, ganon din kaya ang mangyayari sa Escoda Shoal sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanua doon? Meron mga katumbas po pero meron din mga pagkakaiba. Parehong Scarborough at Escoda, pasok po sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig pong sabihin, ang Pilipinas ang may karapatang makinabang sa mga yamang dagat nito. Pero ang Scarborough Shoal po ay isang high tide elevation. Ibig pong sabihin, nakausli siya kahit naka-high tide. At sa international law at sa UNCLOS, ang high tide elevation ay maaring angkinin ng isang estado. Ang Escoda or Sabina Shoal naman ay isang low tide elevation. Ang low tide elevation po ay hindi maaring angkinin ng estado, bagamat maaari itong maging bahagi ng EEZ ng isang bansa. Gaya po natin, yun lang. Nakita na rin po natin ang ilang low tide elevation sa ating EEZ gaya po ng Mischief Reef na ginawang artificial islands ng China. Isa pa, ang Scarborough Shoal kasi iisa lang ang lagusan o pasukan sa kanyang mayaman na lagoon. Kung sino po may control ng entrance ng Scarborough Shoal, siya na rin po ang may control sa buong bahura. Pero sa Escoda Shoal naman, marami pong daluyan kaya't mahirap pigilan ang labas-masok ng mga barko. Ang argumento ng mga otoridad natin, hindi mawawala sa atin ang Escoda Shoal dahil po dyan. Ngayon, ang kinakatakot natin ay ang kawalan ng Escoda Shoal. Ang kinakatakot naman ng China ay baka magsampa na naman tayo ng barko sa isang bahura, gaya po ng Escoda. Yan kasing ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 1999 nang isadsad natin ang World War II landing ship na BRP Sierra Madre sa Ayungin para magsilbi pong outpost natin doon. Ayon kay Vice Admiral Alex Lopez ng National Maritime Council, nagpanik po ang China nang ipose ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal ng 5 buwan. Binabantayan kasi ng Magbanua ang mga ulat na baka magsagawa ng land reclamation ng China sa Escoda Shoal. Pero ang hindi lang po maintindihan ng China, wala naman po tayong balak isadsad ang Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Una-una, ang Teresa Magbanua po ay ang pinakamalaki nating barko sa Philippine Coast Guard. 96 meters long po, halos 300 feet. Pangalawa, hindi po ito World War II vintage. Isa po ito sa ating mga pinakabagong barko, ginawa lamang ng Japan Shipbuilding noong taong 2022 na hindi pa tayo tapos bayaran. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.